Hello guys! Welcome sa ating third tutorial, Functions. Ano ba ang functions? Functions, siya naman yung nagpa-process ng ating mga variables. So, yun yung pinakabuod ng function. Kalimitan, yung functions ay tinatawag na functions or methods. Pero pwede natin silang gamitin interchangeably. Para ba tayo makapag-declare ng isang method? So, first, kailangan natin malaman ang kanyang return type. Sa case natin na ito, void, which means returns nothing. Then next, yung identifier niya na, or name, simple method, by convention, yung functions or methods natin, yung papangalan natin ay big letter, yung simula, or camel case, every word, yung first letter niya, big letter. Then, open and close parenthesis. Dito natin ilalagay ang ating parameters or arguments. Then, open and close curly braces. Then, sa gitna, andun yung ating method body. Katulad ng variables, meron din silang access modifiers. Public, private, etc. And then, next example, int add two numbers. So, yung int, yun yung kanyang return type. So, kailangan magre-return siya ng type int. Then, next, ang pangalan niya, add two numbers. Then, open and close parenthesis. Ito ang ating parameters. So, first, meron tayong dalawang parameter. Int A and int B. So, makikita nyo, meron silang type. So, pareho silang int. Then, ngayon, sa method body natin, nag-declare tayo ng int c. Ito ay isang local variable dahil nag-i-exist lang siya sa function na to. Next lecture, papaliwanag natin yung scopes. Int c is equals to a plus b. So, yung a na to, ito yon. Ito yung dinedenote niya. Then, tong b, ito, tong kabila. Then, return c. So, ngayon, itong return C, ito yon, yung A plus B. Ngayon, let's call the function. So, void start. Ngayon, para ma-call ang function, kailangan natin kunin ang kanyang pangalan. So, add two numbers. Then, fill up natin itong kanyang parameters. So, dalawang parameters, int A and int B. So, lagay tayo. Halimbawa, 10 and 5. So, ngayon, pag nirun natin yung program, may execute tong add two numbers, ang mangyayari, tong int A, magiging siyang 10, then tong int B, magiging 5. So, int C is equals to 10 plus 5. Then, i-return siya, pabalik dito, ngayon, int add two numbers, pag nireturn yung C, 15. So, i-print ngayon natin. Print C. Hit save. Add natin itong functions. Ngayon, pag pinlay natin, ayun, nag-print ay 15. Then, next, function overloading. Ano naman ang function overloading? So, ito naman yung parehas yung kanyang name pero iba ang parameter. Ito ay tinatawag na polymorphism. So, same ng name sila pero magkaiba yung parameter. So, pwedeng gawin natin magkaiba yung kanilang usage. So, pag tinawag na natin itong print arg. So, halimbawa, nag-input tayo ng 5. Ngayon, dahil 5 ang input natin, ibig sabihin, integer. So, ang matatawag dito ay ito. So, try natin. Ayun, 5. Then, ngayon, string ang gamitin natin. So, double quotes.
yun naman ang ating na-call. Ito. Itong print arg na tumatanggap ng string as parameter. Ang ating tatandaan, kapag nag-create tayo ng method, kapag ang return type ay void, hindi na natin kailangan lagyan ng return. So, kung hindi void, then, ang kailangan natin i-return yung data type ng function. And take note, kapag na-return na yung function, preceding code dito sa baba niya, hindi na makocall or hindi na ma-execute dito sa loob ng open and close curly braces niya, sa ilalim niya, bawa, print, hello world. So, magkakaroon tayo ng warning. Unreachable code detected kasi nga, na-return na natin yung function. Pwede rin natin gamitin value, yung return function values. Halimbawa, itong na-return na to, pwede natin itong i-store sa ating variable. Try natin, create tayo ng local variable, int, sample int, is equals to, add two numbers, 5 and 9. Ngayon, ang mangyayari, yung na-return na to, ito naman ngayon yung magiging value ng ating sample int. So, print natin yung sample int. Yun. So, 5 plus 9, 14. Dalawa yung lumabas kasi dito sa ating add two numbers, meron na rin siyang print C. Tatanggalin natin. Or, let's just comment out. Yan. So, yun. 14.